Asan siya'y papurihan ngayon at pagpakailanman? Umawit ang daigdigan, lahat ng nakonoon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at pagkakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po'y ating ginugunita si Saint Maximilian Kolbe. Siya ay naging Pransiskano noong 1907 at inialay ang kanyang buhay para sa debosyon sa Mahal na Birheng Maria bilang isang pari. Siya rin ang tagapagtatag ng City of the Immaculate. Siya ay sinintensyahan na magkaroon ng manual labor sa Auschwitz at inialay niya ang kanyang buhay kapalit noong isang inosenteng biktima, isang inosenteng lalaki. At siya nga ay ating ginugunita bilang isang propetang nagsasabi, "Hatred is not a creative force. Only love is a creative power." Mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang pamamatnubay, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao, ang paring martir na si San Maximiliano Mara Maria, na namintuhong masugid sa Mahal na Birheng, ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaawaan mo kami at pagkalooban ng kakayahang tularan ang iyong anak hanggang kamatayan. Alang-alang sa iyong kapurihan, sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga, upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong titig isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningninga ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino
at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo. Ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyo lahat ang mga taga roon. Matatanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuwaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo. Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lunsod. Ang kaningninga ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningninga ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siyering apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y tiga-apat na mukha at tiga-apat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa San Sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa San Sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Laganap sa San Sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng puon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa San Sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Naganap sa San Sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Lahat ng mga deboto at mga nanalangin, nagmamahal sa ating pong Jesus Nazareno. Sa araw pong ito, mga kapatid, ginagabayan tayo ng Panginoong Jesus sa ating pagninilay na ang tema po ay tungkol po sa kung paano bang haharapin ang mga alitan o pagkakasala sa loob ng isang komunidad ng mga mananampalataya. Itinuturo po sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pakipagkasundo, reconciliation, pagpapatawad, forgiveness, at ang pagkakaisa sa ating simbahan at komunidad, unity. Mga kapatid, ito po yung mahalagang mga hakbang upang ang isang kapatid, kapag ang isang kapatid ay nagkasala, paano ba may papanumbalik ang proseso ng pakipagkasundo? Una, para kay Jesus, sabi niya, kausapin ang kapatid ng na nagkasala ng sarilinan. Bakit mahalaga na kausapin mo muna siya ng sarilinan? Kayo lang muna. Ang layunin po nito ay upang magkaroon ng direktang pag-uusap, upang marisolba yung issue nang hindi kinakailangang isama ang lahat. Minsan naman po may mga pagkakataon po, mga kapatid, kayang irisolba ng sarilinan. Hindi ito para husgahan. Hindi, kundi para magbigay po ng pagkakataon na magkaroon ng unawaan. Bakit? Papakinggan mo ano ba yung kanyang point of view. At ikaw rin, papakinggan ka rin. Kailangan yung unawaan upang maibalik alin ang relasyon. Pangalawang hakbang, mga kapatid, kapag hindi pa rin ito talaga naging epektibo, isama po yung isa o dalawang saksi. Sa hakbang pong ito, magkakaroon tayo ng patas na usapan. Masisigurado natin patas ang usapan. At may mga saksi na maaaring magpatotoo sa katotohanan. Pinapakita po nito ang prinsipyo ng pananagutan sa loob ng komunidad ng simbahan. So, ibig sabihin, tayong lahat may pananagutan tayo para sa ikapag kakamit ng kapayapaan at ipagkakasundo sa bawat isa. Ibig sabihin, wag mangyayari na wala tayong pakialam. Ha, mga kapatid? Ibig sabihin, ikaw, bahagi ka lang simbahan, kaya may pakialam ka. Sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho. Minsan kasi, ginagamit tayo ng Panginoon na maging instrumento. Sabi nga, blessed are the peacemakers.
At ang pangatlong hakbang, mga kapatid, kung hindi pa rin makinig, dalhin sa usapin ng simbahan. Bakit mahalaga ito, mga kapatid? Nagpapakita po ito ng kahalagahan ng pagkakaisa at integridad po sa katawan ni Kristo. Lahat po tayo kabilang sa katawan ni Kristo. We belong to one body of Christ, the mystical body of Christ. At kapag ang isang bahagi ng katawan ay nasasaktan, damay lahat. Ang isang pamilya, kapag may mga nasasaktan, damay lahat, apektado. Ganon din sa ating simbahan. Kaya nga po ang prosesong ito ay naglalayong ipakita po gaano ba kahalagang pagtutulungan upang makamit ang kapayapaan. Itong pangatlong hakbang, sinasabi sa atin, tayo ay mahalaga na sama-samang naglalakbay patungo sa kapayapaan. Ito yung ating aim. Tayo tinatawagan ni Jesus na maging tagapamagitan ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, siguro maganda pagtininilay rin po ito sa atin. Tayo ba ay nagiging daluyan at tagapamagitan ng kapayapaan sa simbahan? O tayo ba ang nagdadala ng paghahati-hati at pagkasira ng relasyon? Kapag sa simbahan, ikaw ang nagiging dahilan kaya tayo nag-aaway lahat. Aba, mag-iisip ka kapatid. Kapag naman ikaw ang naging dahilan ng pagkakasundo, marahil tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa kanyang mithiing pagkaisahin ang bawat miyembro ng simbahan. Ang pangalawa, mga kapatid, na mahalaking punto ng pagninilay ay ang kapangyarihan po ng sama-samang pananalangin dito po sa ating ebanghelyo sa verses 18 to 20. Tinuturo po ni Jesus ang kapangyarihan ng sama-samang pananalangin. Let us storm the heaven with prayers. Sama-sama. Sinisiguro niya sa atin na kung tayo ay nagkakatipon sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, siya raw po ay nasa gitna natin. Kaya nga mga kapatid, ang mga terminong magbigkis at mag-alis, ito po ay nagpapakita po ng kapangyarihang ibinigay po sa simbahan. Father, bakit magkukumpisal sa pari? Ang katotohanan, mga kapatid, si Jesus, binigyan po niya ng kapangyarihan ang simbahan upang gumawa ng mga desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ito po'y ginagawa sa diwa po ng panalangin at pagkilala sa kalooban ng Diyos, prayer and discernment, ang mga desisyon po ay may bisa, hindi lamang po sa lupa kundi sa langit. Kaya nga sinasabi po sa ating ebanghelyo, saan man may dalawa, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa ng panalangin, anuman bagay sa inyong mga panalangin ay pagkakaloob ito ng Amang nasa langit. At sinabi rin, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Mga kapatid, ipinangako po ni Jesus na kung saan may dalawa o may tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Nandun yung presensya ni Jesus. At ipinakikita po sa atin yung kahalagahan din ng communal prayer. Father, pwede ba magdasal ako ng mag-isa na lang sa kwarto, sa bahay? Pwede naman. Pero bakit tayo nagtitipon sa simbahan dito? Sapagkat ang sama-samang pananalangin, ito'y nais din ng Panginoon sa atin. Kaya nga't sinabi rin niya sa huling hapunan, ano? Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin tuwing tayo nagtitipon dito, lalo na sa banal na Eucharistia. Ating pinakikinggan at sinusunod ang gusto ng Diyos, ang gusto ni Jesus, na tayo magkatipon-tipon sa Kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, huwag kakalimutan ang kahalagahan po na tayo ay maging instrumento ng kapayapaan. Let us not only be peacemakers, let us spread peace to everyone, especially for those who are in need. Huwag na pong lalayo. Doon na lamang po sa inyong kinalalagyan, sa pamilya, sa trabaho, sa palengke. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa ating pong Jesus Nazareno, mahal na pong Jesus Nazareno,
ipagkaloob ninyo po ang kapayapaan sa aming tahanan, sa aming komunidad, sa aming trabaho. At nawa po ng Jesus Nazareno, kami ay maging instrumento ng kapayapaan sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo, nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking Amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba na may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob na mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapilig namin ang iyong anak, hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay sa iyo, kami ay nagpapakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria, mahubog kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Maximiliano Maria ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghai ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kasama si San Maximiliano Maria, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso, pati adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Times his praise.
shall be ever in thy mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Estate et fidete. Quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis perat, vis perat in me. Announcement, kasalukuyan po tayo nagdiriwang na mga misa nobinaryo sa karangalan ni Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na ka-15 ng Agosto sa ganap na alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ni Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kami ay sumasamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo, aming makamta ng maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria sa piging na banal. Hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang ang loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Inulungkot namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Inulungkot namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Inulungkot namin.